What's up mga kalods? Welcome to my channel! So yeah mga kalods, andito naman ang inyong Lods Fatty. Ang video yung isi-share ko ngayon sa inyo mga kalodi, isa na namang uring pagkain ng mga Arabo ang aking gagawin. So, ang pagkain na ito ay tinatawag siya mga kalod ay garsan. Ewan ko lang sa mga ibang Arabo ko ng tawag nila. Basta dito sa amin, sa bahay namin, ang amo ko, ang tawag sa pagkain na ito ay garsan. So ayan, samahan niyo ako mga kalodi at tayo gagawa ng garsan. Proceed sa ating pagluluto ng garsan. So gusto ko munang i-introduce sa inyo kung ano ba yung mga kasangkapan or mga ingredient na kakailanganin natin sa pagluluto ng garsan. So ayan, yan po ay majun, tomato paste. So kailangan natin ng black lemon. Lemon po yan. Black lemon. Tapos yan ay barats. Ewan ko, mixed spices to. Ang barats kasi mixed spices. Tapos yan, maji. Tapos ito naman, tomato na frozen na siya. Kasi dito kasi, ang tomato, pag marami kami tomato, bine-blendered namin, tapos nilalagay sa freezer, pinipreserve namin, para hindi siya masira. So, kailangan natin ng kusa, ayan, parang kalabasa siyang maliit. Tapos, ayan, sitaw or pasolya. Pasolya, sitaw. Tapos, yan, siyempre, basal, sibuyas. So, kailangan din natin ng tufa, meat, sheep meat, tufa. Ayan yung tufa nila. So, at siyempre, kailangan natin ng garsan. Ito yung garsan. So, itong garsan na to ay, ano yan, yan, marupok siya. Ang garsan na to, paggawa nito ay, ano yan siya, brown flour. Brown flour. So, karamihan ang gumagawa nito ay mga ibang lahi, tulad ng mga Pakistan, India. Sila yung expert gumagawa nito. Ayan, parang ano siya. Ayan. Malutong na malutong. So ayan mga kalods ang ating mga kasangkapan na ginagamit sa pagluto ng garsan. So ayan mga kalodi, mag-proceed na po tayo sa ating pagluluto ng garsan. So, ang una-una pong step na gagawin natin mga kalods ay papakuluan natin yung ating tupa, yung sheep meat. So ito mga kalodi, ito ang una-una natin gagawin ay ating siyang pakuluan para lumambot. Ang next step na gagawin natin mga kalods, so magigisa na tayo, gigisahin na natin yung mga gulay-gulay niya dito. So yan, maglalagay tayo ng konting oil. Konti lang. Siyempre, hugot natin yung sibuyas. Ihulog na natin yung kusa. At ihulog na rin natin yung pasolya. Tapos inis siya. Tapos yung barats, yung spices mix. Ihalo natin. Pagkatapos mga kalodi, lalagyan natin siya ng tubig na isang pitcher. So, ayan. Ganyan mga kalodi. Tapos, ihulog na rin natin ang black lemon. At ihulog na rin natin ang ating kamatis. Ihulog na rin natin yung ating tomato paste. At ilagay na rin yung ating maji. Ayan na po mga kalodi ang ating, so ayan na po siya. So ang mga kasangkapan niya kasi, sunod-sunod na yun ihuhulog. So pagkatapos na naihulog na lahat, imimix na lahat, so ilagay natin siya sa maliit na, sa medium na apoy lang. Hayaan natin siyang kumulo at maluto yung mga gulay. Ayan mga kalods, kumukulo na ang ating ginisang gulay. Ayan siya.
So ang ating tufa, mga kalus, ay luto na rin. So yung natitirang tubig ng tupa, yung pinaglagaan natin, ihalo natin dito sa ating ginisang gulay para magkalasa siya. So ayan. So ayan na, mga kalodi. Ang sobrang tubig galing dito sa pinaglagaan nating tupa, ihinalo natin dito sa ating gulay nang siya ay, kasi itong garsan, malakas to humigop ng tubig eh. Ito yung pagpalambot sa kanya, yung tubig nito. So ayan. So ayan, mga kalod, tapos na po ang ating gulay. So ngayon, ang unang gagawin natin, ibubuhos po natin yung tubig. Basain po natin ng tubig ng gulay ang garsan para ito ay lumambot. So ganyan po, ikakalat natin yung tubig. Saka natin ilalagay yung gulay. Unahin po natin ng tubig para lumambot yung sa baba ng garsan. So ayan, ganyan po ang gagawin natin, mga kalod. So ayan, babasain lang natin ng ganyan. So ganyan po, mga kalod, no. Kung nailagay niyo ng tubig, tusok-tusikin niyo po yung sa gitna para mahahalo talaga lahat yung mga tubig niya. Ayan. Ganyanin po natin siya. Ayan. Tapos dagdagan pa natin ng tubig yan, dapat kasi matunaw talaga ito. Dapat ma-mix talaga yung parang lata siya. So ayan, mga kalod, yan. Dapat ganyan, marami siyang tubig kasi para sipsipin niya ang tubig niyan. Yan. Tapos, kailangan talaga marami siyang tubig. Tapos, talagang tusukin siya ganyan yung para papasok ang tubig niya. Ganyan talaga siya. Yan. Tapos, yung mga gulay niya, sa taas lang siya ilalagay. Bale, yung ano lang ang tubig niya, kailangan papasok talaga sa loob. Mas maganda yung maraming tubig. Yan. Ganyan na po siya. So, ayan, ganyan na po siya. Yung mga gulay niya sa taas. Mga kalods, no, pagkatapos ngayon, lalagyan natin siya ng toppings. Ang toppings niya ay sibuyas, mga kalods, sibuyas. Tapos, lalagyan siya ng black lemon. So, ayan. So, ayan po, black lemon. At yan, sa sibuyas, ihalo siya. Tapos, ilagay po siya toppings sa taas. Ganyan. So, ganyan po, lalagyan natin siya ng sibuyas. So, ayan po, ganyan na po siya. Yang itim na yan, yan po yung toppings niya. Black lemon po. Pagkatapos, lagyan po sa natin ng vegetable oil. Ganyan. Haluan natin siya ng vegetable oil. Ganyan, mga kalod. So, ayan, luto na po yan. So, painitin na lang muna natin sa kalan. So, ayan, ganyan na po siya. Yan na po ang ating garsan.